Dinaya nga daw ang Pacers para manalo ang Lakers. Yan nga mga idol ang sinabi ng Pacers coach sa postgame interview. Hindi man yan ang exact words na sinabi neto ni Coach Rick Carlisle, pero I think malinaw na malinaw nga mga idol ang kanyang gustong parating dito. Sinabi niya nga mga idol, pagkaupong pagkaupo niya at hindi pa nga siya tinatanong ng reporter, sinabi niya our guys really battled nga daw this game. Pero meron daw dalawang bagay na hindi nila makokontrol, it's impossible to overcome nga daw. Yun nga daw yung 27 free throw differential, pati na nga rin daw yung 17 foul differential na meron ang Pacers at Lakers. So basically mga idol, ang pinapalabas nga ng Pacers coach ay ito nga ang difference kung sino ang nanalo this game, na dahil sa dami ng free throws na dinig ng LA Lakers. Kaya naman imbestigan natin ito mga idol at tingnan natin kung tama ba yung mga tawag na fouls na itong mga referee against sa Pacers. At unahin nga natin mga idol ang foul na ito ni Nembhard dito kay Austin Reaves, and I think very clear naman ito. Nasa harapan ng referee na hawak-hawak nga ni Nembhard itong si Austin Reaves, and that is a clear foul naman. Pagdating naman dito mga idol ay si Obi Toppin sinabayan itong si Spencer Dinwiddie, pero nagka-contact nga siya mga idol sa kamay. Foul ang itinawag dyan ng mga referee. Pagdating naman dito mga idol, si Pascal Siakam naman ang tinawagan ng foul. At ang tawag dyan mga idol ay tinulak niya nga daw si Anthony Davis. And I think tinulak niya talaga mga idol, easy foul call para nga sa referee and one play. Pagdating naman dito si Nembhard na naman at kay Austin Reaves na naman, shooting foul ang itinawag ng dahil sa body contact na meron nga silang dalawa. At itong si McDermott hindi na umangal dito mga idol nang dahil talaga nga namang foul niya si Andre Davis intentionally at tinulungan niya pa nga itong tumayo. And then ito namang si Miles Turner, nagkamali ng sundot ay kamay ang nadali kay Andre Davis, another foul para nga sa team ng Indiana Pacers. And then ang tawag naman dito mga idol ay dahil itong si Tyrese Haliburton para bang tinulak itong si Spencer Dinwiddie with two hands, tapos nag-swipe pa nga mga idol, tinawagan yan ng referee. And another foul ang itinawag dito sa Pacers matapos nga na itong si ay para bang yakapin, i-hook itong si LeBron James dito nga sa battle nila in the paint. And then sa drive ngang ito ni Torian Prince ay tinawagan ng foul itong si Miles Turner ng pagsabay niya mga idol, and one yan para sa LA Lakers. At pagdating naman dito ay si Jackson Hayes nakakuha ng foul nang dahil sa wrestle nga nila neto ni Isaiah Jackson. At sa drive na mga ito ni Cameron Reddish ay talagang inararo niya nga ito ang si Nesmith. Pero ang sabi ng referee ay hindi daw nakaset ang pangapaa neto ni Nesmith, kaya blocking foul yan. Then ito namang si Jackson Hayes nakakuha ng foul dito kay Isaiah Jackson once again. Sa body contact yan mga idol, nang sumubok nga siyang tumalon pero napigilan nga siya ng contact neto ni Jackson. LeBron James nakakuha naman dito ng foul against kay Ben Shepherd nang dahil nga sa kanyang body contact una pa lamang. Pero mga idol, nang dahil sa swipe on the ball, si Miles Turner sumabay pa mga idol, foul ang itinawag para kay LeBron. And then dito naman ay pasabit foul ang ginawa ni LeBron James. Once he feels the contact, he goes straight up, easy foul call para nga dito sa mga ref. At dito nga sa foul na ito, hindi na nga umangal itong si Doug McDermott. Parang alam niya sa sarili niya na nakakuha nga siya ng foul. At pagdating naman dito kay Rui Hachimura, itong si Nesmith, I think it's very clear na foul naman ito. Dahil hinawakan niya nga itong si Rui habang siya ay nasa ere, na nagresulta nga ng kanyang pagmintes. At sa drive naman ito ni Cameron Reddish ay kitang-kita nga natin ang mga kamay ni Miles Turner na hinawakan at parang hinila nga sa balikat. At nakita rin niya ng referee, foul ang tinawag nga against the Pacers. And then si Pascal Siakam nang sumundot niya dito sa drive ni Austin Reaves ay kamay ang kanyang nahuli, foul ang itinawag ng mga referee. At sa panghuli ay si Spencer Dinwiddie, another 3-point foul at nasa harapan ng mga referee yan, easy foul call. At yan nga mga idol ang mga fouls na kinuha nitong ang Indiana Pacers against sa Lakers. Sa tingin nyo ba may mga maling tawag dito, or sa tingin nyo fair lang ang mga tawag ng referee at mali ang akusa ng Pacers coach na parang dinaya nga sila para manalo ang Lakers? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion sa ating comment section.